Last week, nakita natin ang magagandang mga tanawin sa Lobo, Batangas. Tulad ng Haybanga Rice Terraces, Nalayag Monolith at ang sikat na Malabrigo Lighthouse at Lover's Lane. Nakita din natin ang pagtutulungan ng mga taga-Lobo sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapaunlad ng kanilang mga ecotourism project. Magandang araw mga kapamilya! I'm Ernie Lopez. In the second part of our special Lobo episode, ipapakita natin ang pagtutulungan ng mga taga-Lobo para protektahan ang Verde Island Passage na tinag-uriang center of marine biodiversity ng buong mundo. Ipapakilala natin sa inyo ang mga masisipag na mga bantay-dagat, pati na rin ang mga organizer ng VIP swim. At kasabay ng pangangalaga ng kalikasan, ipapakita natin ang patuloy na paglago ng mga ecotourism project ng LGU, People's Organization at Bantay Kalikasan tulad ng Mangrove Sanctuary sa Barangay Lagadlarin at Olo-Olo. Sasamahan tayo uli ni Father Dakila Ramos at Bantay Kalikasan Deputy Program Director Real Dairit. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang paglalakbay sa napakagandang bayan ng Lobo. Verde Island Passage is known for its marine biodiversity. Ibig sabihin nito, it has the highest marine biodiversity in the world. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Asia, buong mundo. In that triangle, ito yung pinaka-highest marine diversity concentration in the world. It's right here in the Verde Island Passage, 3 hours away from Metro Manila. Nagsimula siya sa ano, sa isang malaking problema. May mining company na gustong pumasok dun sa Lobo. It was really kind of shocking. Here they were talking about this gold mining project that they had in mind and the benefits for the people. Parang napansin namin na yung presentation nila, wala silang sinabi tungkol sa mga chemicals na gagamitin nila, yung mga risks involved. Alam ko kasi pag gold mining, either mercury or cyanide ang chemical na pang-leach ng gold. Lahat ng mining, meron silang tailings, di ba? So lahat yan will go overflow into the next body of water, which is the Verde Island Passage. It was just shocking, actually. And, you know, I said to them, what about the Verde Island Passage? It's just right across us. And their answer to us was that, oh, there'll always be a place of interest close by. I mean, that was a start for us. Our community tried to rally together, and fortunately in Batangas, the church is very much involved, and Father Dax is a strong and staunch environmentalist. Gina came with your crew, and everyone was dressed in red, and we were thousands of people rallying. I think after that, that's when the mining company thought twice about their plans and it was reversed. Hindi sila makakakuha ng environmental compliance certificate. We won that battle. I remember afterwards we were at Lingit's resort, and also in Lobo, and we were just talking about what we can do, and you know, we were, you know, just, well, off the cuff of our head, we said, well, we can arrange, do an open water swim. In 2016 was our maiden swim, and we, if I'm not mistaken, we had 127 participants, and we are on our fourth year. This year, we had 300 plus swimmers from all over the world coming in to swim and support the swim. So it's rewarding and fulfilling to see how it's grown and what it's done for the community. Well, the goal of the swim really is, number one, to raise awareness of the Verde Island Passage and to protect it, why it's necessary to protect this national treasure, really. The second is, for us personally, is to grow the sport of open water swimming, because everyone here is a natural protector of clean and safe seas because we're open water swimmers. And third, I really want to, you know, help build the reputation that the Philippines is an open water swimming destination, not just for
us, but for everyone. Pananagutan natin ito hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sa buong sandaigdigan, sapagkat dito makikita ang mga ilan lamang species, no, na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Kung dumadami yung nagpa-participate sa VIP swim, mas dumadami ang nakakaalam, mas dumadami ang nangangalaga sa ating pinagkakaingatan na yamang dagat. Nakatuwang din natin dito ang grupo ng First Gen, ang unang-una, at ang grupo din ng Swim Junkie sa pangungunuan nila Betsy Medalla. Siyempre, ang ating mga katuwang na divers at mga swimmers katulad nila Akiko Thompson, sila Chips Guevara, sila Robert Suntay. Sila ay ang mga naging katuwang natin sa loob ng 3 taon na patuloy na pag-promote ng VIP na pangalaga ng Verde Island Passage. Andito tayo ngayon sa Malabrigo, Lobo, Batangas. At dahil sa pagpapatrolya, pangalaga ng mga banday dagat, ang gaganda ng mga snorkeling area dito sa aming lugar. Kasama natin ngayon si Brando at ang kanyang mga kaibigan para tuklasin ang kagandahan ng yamang dagat. Ang bantay dagat po, kami po ang gawain po namin ay ang mangalaga sa mga likas na yamang dagat dito po sa nasasakupan ng bayan ng Lubo. Dumami po kami at halos dumoble po yung bilang namin kasi po kinailangan po namin na magdagdag kasi lumawak po yung area na pinoprotektahan namin at dahil nga po sa kinakailangan na lagi namin mapangalagaan, hindi po kakayanin kung iilan lang kami. Bali, ang aming sanctuary ngayon, nagsimula lang yan sa napakaliit lang. Siguro mga humigit po lang na mga 40 metros lang. Ngayon, dahil nga sa pangangalaga, hindi lang ng grupo namin, yung ibang voluntaryo din, nadagdagan at nadagdagan pa rin namin yan at nilalagyan namin yan ng marker. Paalala ko lang po sa mga turista na pumupunta sa ating bayan na sundin nila kung ano yung mga batas na ipinatutubad namin dito sa aming bayan, sa aming baybayang dagat. Ay masaya po ako sa trabaho ko dahil sa nakikita ko po na nakakatulong ako sa hindi lamang po sa aking mga kababayan kundi sa pagprotekta sa yamang dagat ng Lubo. Masaya ako sa kung anong ginagawa namin. Sa napakaraming proyekto, padagdag kami ng padagdag, ang miyembro namin padami ng padami. Ang dami namin natutulungan at kita naman namin yung mga natutulungan namin ay may mga pangailan-ilan pala sa kanila naman na tumutulong na rin sa amin ng voluntaryo. Para sa Lubo, Batangas, go! Hoo-ha! Up next! Andito po tayo sa Mangrove Forest sa Barangay Lagadlarin, Lubo, Batangas. Isa sa pinakamaunlad na proyekto ng Bantay Kalikasan at ng komunidad sa Lobo, ang Lagadlarin Mangrove Forest. Sa pagdami ng mga turista, lumalaki din ang kita ng mga taga-barangay Lagadlarin. Masasabi natin ang isa sa pinakamaunlad ay ang Lagadlarin Mangrove Sanctuary. At ang isa pang senyales na tayo ay nakakatulong talaga sa kanila ay nakikita natin yung pagbunlad ng kanilang mga revenues. Siguro noong mga panahon ngayon, nagsisimula sila ng mga 3,000 sa isang buwan. Ngayon, pumapalo na rin yung kanilang gross revenue ng mga 70,000 kada buwan. Andito po tayo sa Mangrove Forest sa Barangay Lagadlarin, Lubo, Batangas. At nakakatuwa at ngayong bibisitahin ang mga people's organization dito sa ating lugar na talagang pinagsamasamahan ng mga taga dito, mga residente dito at ang maganda dito ay ito po'y community-based. At ano yung kanilang ginagawa? Tamang-tama, sa daming pumupunta, we collect great moments of happiness.
Kaya ang dami pong mga activities dito na pwede natin gawin. Unang-una, syempre, mangrove planting. Then, pwede tayong magkaroon dito ng mga kayaking and boating. Ginagawa rin natin dito yung tinatawag na snorkeling at pwede tayong mamahinga dito at may boodle fight. Marami rin dito mga pwedeng pagpahingahan na talagang tamang-tama, swak na swak sa ating ginagawa para tayo makapagpahinga. Talagang the best talaga to commune with nature ay kinakailangan tayo magpahinga para maging ma-feel natin ang kagandahan ng mga nilikha ni Lord. Amen! Ngayon, makikilala natin sina Marivic at Maureen. Dati silang OFW na nakaranas ng pagmamaltrato ng kanilang amo. Sa pagtatrabaho nila sa Lagadlarin Mangrove Forest, na-realize nila kung magtutulungan ang lahat sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapaunlad ng kabuhayan, hindi kailangan mag-ibang bayan ang mga Pilipino para maitaguyod ang kanilang pamilya. Bali po, ako po ay OFW ng Qatar po. Naisipan ko pong mag-OFW dahil po sa kahirapan nga po ng buhay. Gusto ko po na kahit po kaunting bahay na semento, maipatayo ko po. Doon po, naranasan ko po yung mga pagmamaltrato po ng aking amo sa Qatar. Sa isang buwan po, 2 kilong bigas lang po ang ibinibigay sa akin na para po sa aking pagkain. Hindi ko na po nakayanan na ako po ay nagsumbong po sa aking asawa. Gusto ko na pong makauwi ng Pilipinas dahil nga po ako'y nahihirapan na po. Tapos nararanasan ko din po na ako'y manlimot sa basurahan, pagkain. Lahat po ay naranasan ko. 2 oras po ang tulog para po lang makapagpadala sa aking mga pamilya. Tapos nung bumalik po ako, nung lahat po ng aking mga yung mga naganap po doon. Pag natawag sila, yung aking pamilya, hindi ko po sinasabi. Ako naman po ay dati din pong OFW na gustong kumita ng malaki at dito po sa Pilipinas ay mahirap po ang pera. Tapos pagdating ko doon, akala ko po ay maganda yung kahihinatnan ko. Yung palang amo ko ay isa ding maldita. Hindi ako pinakapakain maghapon, tapos tubig lang ako ng tubig. Mga bandang alas 2, kumakatok siya. Ginigising niya ako kasi namamalengke, iakyat sa bahay ang mga pinamili. Tapos kinabukasan, maglalaban ng daming-dami. Halos 1 taon akong nagtiis ng gutom. Puro tubig lang. Tapos tumakas ako. Pagbalik ko po dito, nalaman ko nga po na meron pong itinatayong mangrove area po dito na diniscover po ng Pangulo namin ng barangay. Nag-apply po ako na isang tour guide po dito. Nagsimula po ako 2017, halos 2 taon na po kami na nagtatrabaho dito. Sa ngayon po ay mas maganda na po ang aming pamumuhay dahil halos araw-araw po ay kumikita na po kami. Lalo po pagka yung mga madaming turista na nadating, nagpapa-order sila ng mga pagkain at saka ng tree planting, di malaking tulong po sa aming pamilya po. Yung pangulo namin, di kilala namin, tapos nagtayo nga siya ng isang mangrove. Tapos, yun, naghanap sila ng mga miyembro. Bali, nakisama na lang ako sa kanila at hindi na ako pumunta ng ibang bansa. Parang na-realize ko, makikipagsapalaran ka sa ibang bansa. Pagdating naman doon, parang aliping-aliping ka talaga. Kung ako yung tatanungin, kung ganito din lang at sumisikat na yung barangay namin, yung lubo, parang gusto kong mas dito na lang pumili. Dahil ang mga anak at mga magulang mo, kasama mo araw-araw at natitingnan mo lagi. Ang naging susi po sa tagumpay mo po ng Lagadlarin ay wala pong sawang tumutulong po ang ABS-CBN. Nandiyan po sila ang Bantay Kalikasan. Kahit po kami nakikita nilang medyo umaangat pa rin, patuloy pa rin po nila kami ginagabayan. GDiaries! Uha! Para sa mga gustong bumisita sa Lagadlarin Mangrove Forest, mag-text o tumawag sa numerong ito. Nandito tayo sa isa sa pinagmamalaki ng Lobo, Batangas, ang Olo-Olo Mangrove Forest and Eco Park.
sa barangay Lagadlarin, puntahan naman natin ang barangay Olo-Olo. Dito pa rin sa bayan ng Lobo. Tulad sa Lagadlarin, umuunlad na rin ang mga ecotourism project sa Olo-Olo dahil sa pagdami ng mga turista. At ngayon, nandito tayo sa isa sa pinagmamalaki ng Lobo, Batangas, ang Olo-Olo Mangrove Forest and Eco Park. Tara, mag-enjoy tayo dito. Yung ate namang Olo-Olo Mangrove Sanctuary, sila din ay ating binigyan ng tulong. Noong una ay nahihirapan din yung ating mga kasamahan doon, ating mga kababayan doon, lalong-lalo na sa paghahanda ng pagkain. So isa sa mga tulong na ibinigay natin sa kanila ay nagbigay tayo ng mga kitchen utensils, equipment at saka appliance. So dahil diyan, mas madali na sa kanila magprepara ng pagkain para sa mga bisita. So Kuya Ronnie, bilang presidente ng People's Organization ng Olo-Olo o yung Olo-Olo Seaside Workers Association, paano kayo nabuo, ano yung kwento nyo, saan kayo nagsimula at paano tayo umabot sa ganito na kaganda ang ating Olo-Olo Mangrove Forest and Eco Park? Nagsimula kami noong January 2018. Ang aming project ay livelihood support for enhancement for mangrove conservation. Tapos, nag-alaga kami ng bangus, sihi farm, at mud crab. Yan. Sa gustuhan namin mga POs na ma-develop aming lugar kasi may potential. Yung sasahod din sana namin, binilamin ng kayak, nagawa kami ng mga balsa, ng kubo. So, nung nagtagal, nakilala ang aming lugar na bilang ecotourism at ito tinawag na Olo-Olo Mangrove Forest and Eco Park. So, simula po nung na-establish tayo, ano po ang naging epekto nito sa inyong pamilya bilang residente ng Olo-Olo? Marami kasi nung una, dito yung anong walang mga trabaho. So ngayon, pag may mga dumating na bisita, mayroong mga nagbabalsa, sila yung may hila, tapos kumikita sila. So masasabi ba natin, Kuya, na magandang hanap buhay ito para sa atin sa mga lokal dito sa Olo-Olo? Napakaganda kasi talagang malaking tulong eh. Kasi nung una talagang wala eh. Walang-wala yung mga trabaho yung mga tao rito. Yung nung una pa nga, yung mga mangrove dito, ginagawang panggatong, ginagawang sangkap sa bahay. Pero ngayon, nung dumating ang DNR, napagbawalan at ngayon talaga, mas lumalago yung mga mangrove. So, sina Kuya Ronnie po ay bilang presidente ng ating Olo-Olo Seaside Worker Organization, sila ay pro-environment at syempre sila ay membro ng Bantay Bakawan. Para sa mga gustong bumisita sa Olo-Olo Mangrove Forest, mag-text o tumawag sa numerong ito. Ito ang bahagi ng programa na mahirap para sa akin. Kasi dito ako magsasabi kung ano ang damdamin ko, kung anong iniisip ko. At tuwing ginagawa ko ito, naiisip ko. Naiisip ko ang kapatid ko, si Gina. Importanteng-importante na ipagpatuloy natin ang sinimulan niya. Hindi lang iisang tao ang makakapagpatuloy ang kanyang ginagawa. Kailangan magtulong-tulong lahat tayo para ang sinimulan niya, tapusin natin. Napakaganda ang sinimulan niya dito sa Lobo. Pero alam mo, lahat to mawawala at masasayang lang kung hindi tayo magtulungan. Kailangan ng lahat magtulungan. Kailangan ng tao sa komunidad. Kailangan ng LGU. Kailangan ng mga turista. Kailangan ng tao sa buong mundo. Malaman nila kung gaano kaganda ang bansa natin. Alam nyo, sapat na ang binigay ng Panginoon sa atin para mabuhay. Hindi na kailangan mag-ibang bansa. Hindi na kailangan mahiwalay ang mga pamilya. Kailangan lang natin pangalagaan ng kalikasan. Kailangan natin magtulong-tulong. Dito lang sa Lobo, nakikita na ng mga tao. Gumaganda na ang kanilang kabuhayan. Hindi na kailangan sirain ito. Ang pagmimina ay nakakasira sa kalikasan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. We need to help each other. Binigay ng Panginoon ng kapatid ko si Gina para paalala sa atin to wake us up to the need to take care of Mother Earth. At naniniwala ko, totoong-totoo ang sinabi ni Gina. There does not need to be poverty in this country. If we help each other, kaya natin gawin ito. Next week, sama-sama natin balikan ang napakagandang isla ng Kinatarkan sa Cebu.
Makikita natin ang pag-unlad ng ating mga proyekto tulad ng Kinatarkan Wellness Resort. Makikita din natin ang iba pang kabuhayan ng mga taga-Kinatarkan tulad ng mat reading, healing massage at marami pang iba. Abangan!